Good evening, guys. Ito pa rin. Good evening. Ano ba yan? Good evening, kamuna. Guys. So here we are again. Gabi na, pero still awake. Kasi gagawa daw siya ng assignment. Pero wala man daw silang assignment, kundi mag-aral lang, magbasa. So yun. Ah, tomorrow. Matit, may lagay yan sa cellphone. Hindi, okay. Tomorrow. Bulo ko, hindi ito makikita yun. Makikita pa rin yan, o yan. Hindi na ako. Okay lang. Bulo ko. Tomorrow, meron silang PTA meeting. And sad to say, hindi ako makakatin. Kasi, una sa lahat, hindi niya sinabi sa akin na maaga. Kaya hindi na ako makakapag-adjust ng pasok ko. Palaka. Ngayon, no choice na lang kundi ang papa niya ang a-attend. So, usually, ganun na nagiging problem ko. Pag late na siya, nagsasabi. Diba? Eh, lagi ko naman nire-remind sa kanya na after kasi na school niya, nag-tiyatagan ko yan. Ma, anong tawag dito sa tipaklong? Grasshopper. Grasshopper. So, yun. Grasshopper. So, yun. Goat. Ang problema, hindi naman niya sinabi sa akin kanina, kaya hindi ako makapagpaalam. Cow. So, yung may mga bagay na ganyan na kailangan umaten sa school. Nagre-request yan na ako gusto umaten. Kaso, paano ko siya gagawin? Ay, buhay nanay na nagtatrabaho. Aso, busa. So, no choice, sasawa ko na lang ulit. Alimango. Kaya next time, anong ipon sasabihin mo kaagad kay mama? Sabihin ng maaga? Be? Bird. Uy. Crab. Sabihin mo kay mama na maaga? Shrimp. Diba? Para makagawa ng adjustments. Pwede yung ate ko sa buko. Kita niya. Mama. Diba? Bago yung libro mo, so susulat-sulatan niya. Rabbit. Paano English sa rabbit? Conejo. Eh, English is rabbit. Tagalog ng rabbit. Conejo. So, yun nga. Yan ang isa sa mga struggle ng nanay. Conejo. Crab. Hindi maka-attend sa mga program. Sa mga anong tawag dito? What is that? Peacock. Dito peacock. Anong tawag dyan? Quit. Hindi ah. Tari mo nga ito. So yun ang nga, sinasabi ko. Well, do I di bari do didi? Ma, anong Tagalog sa zebra? Gusto yung moment sa mahan. Zebra? Ano naman Tagalog sa zebra? Gusto mo naman sa mahan. Kaso, syempre. Tulad niya, nasa store level kasi ako rin ako this time. So, yun. Kaya next time, sasabihin ng maaga kay Mami! Sabi niya yan. Pero sa kanya lang sasabihin pag magawa ng parang. Ay, buhay. So, one day, tubo na lang. Wala silang pasok Sabado. Kapag-adjust na ulit. Pakto, ha?
banding. Diba? May mga classmate ka nagbabaon ng kanin? Wala. As in, wala? Eh, what if kung baonan kita ng kanin? Wala. Bakit? Masultong manok dito o dito? Ano ba, bago ba naging manok, saan mo na siya nang galing? Sisiyo. Oo. Ang pusa, bago siya naging pusa at puting. Diba? Ito. Ito, this one, no? Ha? Yan. Ito? Oo. Sa aso, two tao. So, yun. Gara. Mahinig ko. Laki. Yan. Ama, ganito pala siya, ano, ganito muna yung aso, sunod ganito, tapos ganito. Ibig sabihin, maraming iba't ibang uri ng aso. Bulldog, chicken, bano, baboy, itlog. Kahit ang pusa naman, eh, marami naman talagang lahi ang pusa. Katulad ng pusa. Bad yan. Don't say that kind of word. Ikaw talaga. Huwag ganun, ha? Tingnan mo, nagbibideo tayo tapos sinasabi mo yun. Diba? That is not good, my darling. Hindi, burain mo! Huwag mong gusutin yan. So, tampo na naman porque pinagsabihin. Ganyan yun, hindi pa nagtatampo. Hindi na po. So, ayun. Bumaba na ako. At nilakasan na niya yung TV. Hindi ko na marinig. Mas nangingibabaw pa yung TV dun sa pagbablog ko. So, yun nga. Hindi ko makakati ng meeting niya bukas. Yun ang hirap pag kailangan isang kailangan mo atinan. Kaso paano ka makaka-attend, di ba? So usually, andyan naman yung asawa ko. Kaso syempre, iba pa rin pag, di ba? Pag ikaw na nanay, nakaka-attend sa mga ganong, ano, program ng anak mo. Kaso since may wife ka, no choice, di ba? So, pag may pagkakataon, umaattend naman ako. Pero pag talagang katulad ngayon, like nyan, ilan lang kami sa store. So, hindi man pa pwedeng aattend ako. Kung hindi talaga pa pwede. So, yun. Yun yung mahirap pag nagtatrabaho ka, tapos may anak ka. Diba? Gusto mo umattend sa mga program ng anak mo, sa mga needs niya sa school. Kaso, pag tinawag na ng pangangailangan sa trabaho, syempre, no choice ka talaga. Pero syempre, hanggat maaari, kung kaya naman ang schedule ko, talagang nagpapaalam ako in advance. Pero pag mga ganitong sitwasyon na katulad niyan, hindi ka makaka-attend kasi nga late na na-advise. So, yun lang yung mahirap. Eh, like ngayon, nag-start pala ng pasukan niya na. So, mahaba-haba pa yan, hanggang next year pa. So, may pagkakataon pa naman. Diba? So, like ngayon, mag-aalas 9 na. Di pa siya tulog, may pasok pa yun bukas. Di talaga makatulog yun nang wala ako. Eh, yun, iniwan ko dun at nag-aalboroto na. Nilakasan na yung TV. So, yun guys. Ang struggle pag may work. Diba? So, good night na. I'll try to make a vlog tomorrow. But I won't promise. Kasi minsan pag umaga, stress ang lola mo. Kasi ang routine ko dapat ngayon, 3:30 pa lang dapat gising na ako.
So, yung 3:30 na yun, kailangan magawa ko na lahat yung magluto. Yan, kasi hindi talaga ako umaalis na hindi nagluluto. Dahil lumaki ako, nasanay ako ng kumakain sa umaga eh. So, yun. So, ganun pa rin yung ginagawa ko ngayon. Tapos, hindi ko rin naman mahayaan yung anak ko na papasok na walang laman ng tiyan. So, dapat 3:30, gising na ako. Tapos, dapat nga 4:30, nakaligo na ako. Then, pagdating ng 5, gigisingin ko na siya. So, kasi, since simula, nag-start ang pasukan. Yung dati kong alis na 6:30, ngayon nagiging 6 na dapat. Kasi, sa tindi ng traffic sa Bukawi Exit. Eh, partida, hindi pa bukas ang private niyan. So, talagang inaano ko na yung sarili ko na 6. Dapat makaalis na ako. Kahit sobrang aga ko dumating sa store. Kasi, no choice. Hindi mo sa no choice, kailangan. So, yun. So, tomorrow, try ko mag-vlog. How I wish. So, good night guys. See you tomorrow na lang, morning.